Hi everyone, I'm Jervis Manahan. I'm a journalist sa ABS-CBN News and today I will be showing you what's inside my bag. So madami sa inyo ang nag-iisip na madaming laman ang bag ng mga reporters like me. Pero sa totoo lang, a lot of our activities are compressed now sa aming smartphones. Especially ngayon na very advanced na yung ating technology. So madami kami na nagagawa gamit aming smartphones. Kasama na dyan yung coordination sa aming mga desks, sa aming mga news managers, sa loob na aming office. So lahat sila nakakausap namin gamit ang aming mga smartphones. And especially also yung aming mga sources sa field, yung mga lagi namin nakakausap, nakikita, lahat sila ay tinatawagan namin at nakakausap namin gamit itong aming mga smartphones. So bukod dyan, we also take pictures and videos of our coverages gamit yung aming mga smartphones. So bago pa ma-air o ma-publish yung aming mga balita, we always get ahead by posting them sa aming mga social media. We also use this to record our interviews para madali namin mabalikan kung may mga bagay kaming kailangan balikan sa mga interviews namin. So I also have my earphones with me. Kasi kung bubuksan mo yung voice recorder app ko dun sa aking phone, nandun karamihan talaga yung mga interviews namin. At ginagamit ko to para makapakinggan ko ulit, mag-review ko yung mga sinasabi nila. Especially kung may kailangan ako agad na i-break na balita sa aming social media. Aside sa smartphone, madalas din ako na mag-take down ng notes. Aww. Dun sa aming mga coverages, especially sa mga interviews na mahahaba. Kasi sometimes, umaabot ng more than 10 minutes yung mga interviews namin. Pero yung report talaga namin, maikli lang. So sometimes, I use my notebook para ma-take down yung mga mahalagang mga bahagi ng mga sinasabi ng mga aming mga interviewees. At mas madali, syempre, na makita ko ano yung mga mahalaga kapag nakapag-take down notes ka. I also use my notes sa mga coverages ko para ma-verify lahat ng mga sinasabi namin at mga nire-report namin sa aming mga organizations like ABS-CBN. So, napakahalaga kasi na verified lahat ng mga information na inilalabas namin based sa mga na-cover namin, sa mga nakita at sa sinabi ng aming mga nakausap. So, one of the most important skills as a journalist is yung skill of verification. Dahil hindi tayo pwedeng magkamali, dahil yung mga reports natin, marami talagang mga nakakabasa at mga nakakapanood. Very important yung verification, especially sa amin, nagko-cover kami ng mga sensitive issues like EJ case, mga illegal drug arrests. So minsan, iba-iba yung sasabihin sa inyo ng mga sources, ng mga witnesses, ng police, at iba din yung makikita nyo sa CCTV. So very important ng verification para ma-make sure na reliable at makatotohanan yung inilalabas nyo ng mga information sa inyong mga audience. So while it's very important na maging timely at maging mabilis yung paglalabas nyo ng inyong mga reports, mas mahalaga na accurate at makatotohanan, very truthful at verified lahat ng mga information na inilalabas nyo sa publiko. Aside from that, madami rin ako lagi nadala ng mga power banks. So ako personally, I have 3 power banks. Kasi some of our coverages medyo matagalan at mahaba. So hindi pwede na maubusan ka ng battery. Kasi mga smartphones, di ba, mas mabilis madrain yung mga battery niya. So hindi mo siya magagamit kung wala ka na extra na mga power bank. So dapat lagi ka may dala. Also, meron din ako dala na laptop. Kasi dito naman ako nagsusulat ng mga balita ko. Kasi sometimes, mahirap na magsulat ng balita sa mga maliliit na screen na smartphone. So ako, kailangan ko talaga ng wider na screen so that I can see talaga yung aking mga isinusulat at mga nakocover na issue. So nakakatulong din ito na maging independent ka sa inyong mga sinusulat at mga binabalita. Kasi lahat ng sides ng isang issue ay dapat nakocover mo. Especially kung may opposing side at kung meron kang mga tao talaga na nadi-discuss o na nababalita at kailangan mo makuha yung side ng mga taong inaakusahan o binibigyan ng iba't ibang mga allegation. Madalas kasi yung mga journalist very focused sila dun sa mga news items na ginagawa nila.
So kailangan din magkaroon ka ng wide view of what's being written, at kailangan talaga yung independence mo, lalo na if you're covering politics. Before nag-cover ako sa lower house, at madami talaga ng mga sinasabi yung mga lawmakers natin doon, na kailangan meron ding iba't ibang sides pa. So lahat yun dapat nakocover mo, at hindi dapat na one-sided lang yung balita mo. So importante na very independent ka as a journalist. You have to make sure na walang external force na nagdidikta sa'yo sa pagbabalita. Kahit na kaibigan mo pa yan, family, colleagues, or peers, dapat hindi ka na-influensyahan, dahil dapat independent ka mag-isip as a journalist. That is why very important na magkaroon ka ng wide na lente sa pagtingin ng mga issue na iyong tinatalakay sa iyong mga reports. You should also be careful, hindi basta-basta kukuhanin mo lang lahat ng mga sites ng mga tao. Dapat laging makatotohanan yung mga nilalabas mo na balita. Hindi dapat na i-ere yung mga pagsisinungaling na mga sinasabi sa iyo ng mga sources, yung mga taong ini-interview mo. So dapat lahat o buo yung report mo, lahat yon ay makatotohanan, truthful at accurate. Siyempre, as reporters, hindi rin dapat nasasama doon sa inyong report yung mga personal biases mo, yung mga opinion mo, yung mga stand mo sa issues. So kung meron kang mga personal biases at mga opinion sa issue, dapat hindi yun na isasama doon sa mga reports na isinusulat o mga ina-air nyo sa inyong mga networks. Kung may conflict of interest ka, hindi mo dapat tanggapin ang isang assignment, o dapat nasasabi mo yon sa inyong mga news desk editors, lalo na sa mga matters ng politika. Like yung mga reporters namin, kapag mga election o halalan, lagi kami nag-disclose kung meron ba kaming mga kamag-anak na tatakbo sa politika, para hindi kami magko-cover doon sa area na yon, dahil malaking conflict of interest yon. Meron din akong tubig, kasi may mga coverages nga na matagal at wala ka ng time na lumabas pa at kumain. So dapat laging hydrated tayo. May mga kasama din ako na may mga dala na sila na baon, na mga pagkain at mga kape. Dahil minsan nabilisan na at hindi na natin masabi kung may oras pa ba para makapag-lunch o makapag-rerenda sa labas. So dapat lagi ka may dala na tubig. I also have here yung aking mga ID, yung aking media ID at yung company ID, dahil very important na kilala tayo ng ating mga kinakausap, mga ini-interview, at alam nila na talagang empleyado tayo at nag-work tayo sa isang legitimate na news organization, dahil dapat accountable tayo dun sa ating mga ibinabalita. As a journalist kasi, napakabilis nung pace nung ating pagkalap ng balita. So madami lagi na information, maraming mga data. Sometimes hindi mo maiiwasan na mako-confuse ka, o minsan ay magkakamali pa. So dapat as a reporter, very accountable ka. Kung magkamali ka man, dapat na itatama yung lagi, at nailalabas niyo ulit yung pagtatama o yung clarification or yung mga erratum kung saan niyo inilabas yung maling information. Kasi minsan sa tingin natin, kahit simple lang yung ating pagkakamali, malaki pala yung epekto nito dun sa buhay na mga in-interview natin, o dun sa mga tao na nakapanood o nakabasa ng maling information. Kahit naman yung mga veterans o yung mga matatagal ng mga reporter, minsan nagkakamali pa din sila. So once na nagkamali ka, kailangan you have to identify kung saan ka nagkamali. You have to fix the issue, you write an erratum or clarification, at ilabas nyo sa social media, sa TV, or sa mga dyaryo kung saan nyo naibalita yun. Sa bag ko, meron din ako lagi na mga extra shirt at yung mga kailangan ko pang freshen up. Dahil minsan, kailangan natin na mag-breaking news, mag-live report. So kailangan din ay fresh tayo tingnan sa TV, para mas paniwalaan ng mga tao yung ating mga ibinabalita. Meron din tayo lagi na alcohol para safe, at meron din tayo minsan ng extra cash, kasi minsan malalayo yung mga coverages, at kailangan meron ka sapat na cash para mapakain mo,
yung team at mapunan mo yung ibang mga pangangailangan sa coverage. So bukod doon, lagi tayo may dala lagi na maraming lakas ng loob at pasensya sa pagko-cover kasi hindi naman talaga madali na harapin yung iba't ibang problema ng mga bansa. Hindi madali na i-cover ito at i-report ito sa milyong-milyong mga taong nakakapanood sa atin everyday. So kailangan lagi tayong may dala na lakas ng loob at passion sa pagtatrabaho dahil yun talaga yung makikip sa atin na gawin to everyday. Dapat mahal mo talaga yung ginagawa mo. Ayun, last, meron ako lagi dala na breath freshener. Para hindi naman ako bad breath kapag nakikipag-usap ako dun sa mga ini-interview namin. Dapat mahalaga na we're very neat at kaaya-aya tayo when we go out sa field. So all of these things ay nakakatulong sa akin sa pagkalap, pag-gather, pag-produce at pag-report ng balita na makatotohanan sa ating publiko. At syempre, lagi naming dala din, aside sa mga bagay na ito, yung mga values of a journalist, especially yung value ng verification, ng independence, at ng accountability. So ikaw, ano yung favorite na item mo dito sa loob ng aking bag? At ano sa tingin mo yung dapat ko pang idagdag? Kasi marami pang space yung bag ko.